sa sports. Nasulit talaga kasi nasubaybayan ng sports media, ng Philippine Sports Writer Association, yung mga media man. Sa mura kong edad, 1981, since up to the last na laro ko, nanda dyan sila kasi sila nagbigay ng buhay sa atin sa sports, maring dayan. So thank you Lord talaga sa binigay ng pagkakataon sa akin ito kahit na ganito na kahuli na to. Thank you Lord talaga. Eh kasi ito na yung last na achievement na kumbaga sa ano yung 15 gold ko sa Southeast Asia, 2 times back-to-back sa Asian Games na puro bronze sa 400 hurdles at saka long jump. So thank you Lord. Tapos yung twice ko na naging athlete of the year, tapos yung last year na Hall of Fame, plus ito yung lifetime achievement. Nakakaiyak Lord, thank you talaga. Gal kasi ganyan si Lidia sa likod. Oo, namimiss ko. Ako. Miss Elma, ano, what are your current contributions or current commitments sa Pantapa? Hanggat kaya namin mag-asawa na mag-develop sa mga grassroots, natutuwa ako kasi bilang pangalawang mga magulang kami sa mga universities na nagpo-coach. So hindi naman natin useless, talagang worth it. Dahil yung hirap pagod namin, nagiging modelo kami sa kanila, pati na rin sa pag-attitude, yung pag-uugali nila na dapat disiplina, determination, dedication, at huwag lumaki talaga yung ulo. Dapat marunong kang lumingon sa pinanggalingan, at huwag mong sayangin yung pagkakataon na binigay ng talento ng Diyos. At saka sa sports writer talaga, dahil simple, sa murang edad namin, nandyan sila sa hirap at inawa, batikusin ka man o kung ano man dyan. Ang sarap pa rin ang tinig dahil bakit? History na lang, silip-silipin na lang yung mga memories na itiwan namin at legacy sa kanilang lahat. Thank you po talaga.